oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Ako, Susan, 1,500 sa first offense. Ako, oh, malaki na kaya. 3,000 sa second, tapos 5,000 sa third. Pagka... sa mga ano to? Mga recidivist na yun. Para doon ho sa mga ano, ha, yung ang pinag-uusapan pa lang ho natin dito, yung helmet na ginagamit. Oh. At alam ko, ako, napakarami nating mga kababayan, mga kapuso, na mga nagmamotorsiklo. Yan, oo, oh, yan. Eh, papakita ho natin sa inyo ngayon kung ano yung standard ng mga helmet. Ano? Sa mga gusto pa kaysali sa balitaktakan natin, maaari po kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numero makikita sa inyong mga TV screens. Pwede, pwede nyo lamang pong tawagan ang mga numero yan hanggang matapos po ang ating balitaktakan. Ako, eto, umpisa na natin. Maraming motorista ang nasampulan ng pagpapatupad ng Motorcycle Helmet Act of 2009 sa pagpasok pa lang ng taon. Pero sa kabila nito, may ilang pa rin umalma. May iba naman na umasang lulusot pa rin. Naman! Eh sabi nga ho ng LTO last year pa ho, dapat ito ipatupad eh. Eh kayo po ipinagbigyan lang. Pinagbigyan na lang. Ayan. At para makipagbalitaktakan tungkol dyan, ay kasama natin ngayong umaga si LTO Law Enforcement Service Director Muhammad Yusuf Lamping. Magandang umaga po sa inyo, Director Lamping. Magandang umaga po. Magandang umaga, Maring Susan. Yes, at welcome po sa Kapit Balita. Magandang umaga, Paring Joel. Thank you, sir. Thank you. Mabuhay po ang inyong programa. Salamat po. Kausap din natin sa pamagitan ng telepono si Undersecretary Senny Maglayan, the Department of Trade and Industry. Good morning, Yusek. Good morning, Joel. Susan, magandang umaga po. Morning po, Yusek. Nako, ito, unang-una, tanungin na agad natin si Director Lampi. Kumusta na ho yung implementasyon ng batas so far? Epektibo ba ito? May talagang nakikita ba natin yung pag-comply ng ating mga motoristang gumagamit ng motorsiklo na naka-helmet? So far, maganda po yung implementation ng batas na ito. Yung Republic Act 10054, yung National Helmet Law. Ito po ay very effective. Ito pa'y para sa kaligtasan ng ating mga kababayan na gumagamit ng mga motorsiklo. So, very effective po itong batas na ito. Okay. Magmula nung patuwad natin ito noong January 2, ilan na ho ang na-apprehend, nahuli ng LTO kaugnay po ng mga paglabag? Mula nung nag-umpisa po kami itong taon, we started January 3 this year dito sa Metro Manila, ay on the first operation, naka-apprehend po kami ng mga total of 80 violators ng itong 10054. And then last Friday, no less than Assistant Secretary Ma'am Virginia P. Torres, siya po yung nanguna ng launching ng programang ito. Nandyan po kami sa Commonwealth Quezon City area. So, marami po kaming na-apprehend. So, not only in Metro Manila po, itong pag-implement itong National Helmet Law, ito po ay simultaneously nationwide. Nationwide po ang pag-implementation nito ng LTO, DOTC law enforcement natin. Sa Luzon, Visayas, and Mindanao, yung ating mga law enforcement po ay simultaneous na pinatupad yung batas ng National Helmet Law. Alam nyo, mayroong ilang mga bayan, lungsod sa bansa na bawal ang mag-helmet. Ba? Oo, bawal ang mag-helmet. Paano nyo pinapatupad? May mga ordinansa sila na pinagbabawal ang helmet dahil ginagamit yata ang disguise sa mga masasamang loob. Ang pagkaalam ko, may mga ibang lugar sa Mindanao, may mga towns or cities na hindi masyado ginagamit yung helmet. But because of this National Helmet Law, compelled sila na gamitin. Siguro kasi this is national law po ito. National law po ito. Mandato ang LTO, DOTC na ipatupad itong National Helmet Law. Oo, tanungin natin si Yusek Maglaya. Yusek, halimbawa po ako bumili ng helmet, ano? So, palalagyan ko ng ICC sticker. Para saan ho ba yun? Ano yung indication ng ICC sticker na dapat sa DTI manggagaling? Opo, yung ating po kasing mga helmets, simula noong 2009, ay meron pong standard. Lahat po ng mga importers ng helmet, dahil dati po inaangkat lahat ang mga helmets, unlike ngayon may local manufacturer na po tayo. Lahat po ng mga yan ay dapat dumadaan po sa pagsusuri ng BPS, sa Bureau of Product Standards, at ang importers, once nakapasa na po itong mga helmets na ito, ay dapat ay pinalalagyan na po ng ICC sticker. Opo. Yan po ay yun hong binabantayan po dyan, yung talaga hong gamit
ng helmet na ito ay makakaprotect ng ulo kapag ikaw ay na-aksidente. So may standard na yari, gano'n. Kasi ibang, may nakikita ko ako parang kalahati ng siopaw yung ano eh, yung itsura ng helmet. Yung parang dito lang sa anit ba, yung gano'n. Then, minsan, yung helmet na mga bata ginagamit, no? Yung bang panglaruan, yun ang ginagamit nila. Just para pakita lang na meron silang helmet. Pero may, kung meron tayong standard, meron ba tayong accredited shops na may pwedeng puntahan para mabila ng mga helmet na sumusunod sa standard USEC? Opo. Sa ngayon po, ang ating mga ating kausap ay mga importers at hinihingi nga po natin sa kanila kung sino yung mga distributors at outlets nila para ho ating makasiguro tayo na yung mga supply nila o mga retail outlets ay nanggagaling talaga dito sa mga legitimong mga importers. Correct. Wala pa lang ho silang binibigay na sinasabi nating accredited outlets. Palagi ko yan ho ang ating pagtutuunan. This is very good suggestion. Mm-mm. Para makasiguro tayo na yung mga nagbebenta na ito ay maayos at pasado yung mga helmets na binibenta. Itatanong ko ito, Joel, you second. So pag halimbawa po ako bibili ng helmet, yung bibilhan ko, wala pang sticker yon. Wala pa. Meron na. At kung wala pa, kung wala pa na sticker, kailangan... Wala na, tapos pa yung sticker eh, no? Tapos na, no? Apo. Tama po yun. Ang ginawa ko kasi ng DTI, nung tayo ay nabigyan ng extension ng DOTC for the implementation of the law, na dapat August 1 po, tinuloy-tuloy ho natin ang inspection at paglalagay ng sticker doon ho sa mga helmets na pagmamayari na po ng mga motorcycle riders. Ibig sabihin nito, either ho ito ay niregalo sa kanila or binili nila sa abroad na hindi ho talaga dumaan sa usual process, no po. So we had to check on the yun ho mga brands nito at kung talagang ayos pa yung mga safety features. So yun po ang ginawa natin for 6 months. Kaya ngayon po ang dapat sa retail outlet dapat may mga sticker, sticker na po pag ito, ICC stickers. Pag walang sticker, ano yun? Kung hindi sila nakapagpa-sticker last year, wala na. Opo. They have to buy a brand new one. Tama, USEC, ano? Unfortunately, ganun na nga po dapat mangyayari dahil hindi na po tayo naglalagay ng sticker ngayon. Ang magbebenta ko na outlet na walang sticker ay may multa din po yan. May violation yan. Doon ho sa helmets law ay meron hong penalty at pwede rin ho natin gamitin ang Consumer Act sa lahat ng mga nagbebenta na walang ICC sticker dahil mandatory standard po yan. May ano ba kayo? May standard price? Magkano ba presyo? From, meron daw, sinasabi Susa, 300 daw yung ano, halaga ng helmet. Ito nga yung mga substandard. No, ha? Pero ngayon, diba, dahil talaga nga, kaya naghigpit nga tayo dyan dahil nakita naman natin, masabi lang may helmet eh. Pero yung protection na kailangan ibigay doon sa may suot no, na hindi nga na ibibigay dahil substandard. Magkano ba helmet ngayon, USEC? May idea ang helmet, ka kung magkano? Opo, base po sa ating pagtatanong sa mga distributors at mga retailers, na ang range po niyan is 800. Meron po tayong 800. Yan po yung bear, halos wala hong disenyo, pero pasado po yan sa standard, at it can go as high as 45,000. Magkano po? Wow, 45,000. 45,000. Meron hong nakita, yung talagang magarbo, at depende po kasi sa tatak minsan yan, so it can go as high as 45. Pero kadalasan po, ang nakikita natin sa retail outlet will be between 800 to about 1,005. Kung medyo kulang ka sa budget, doon ka sa 800. Pero kung medyo sobra-sobra ka na, pwede ka doon sa 45. Itong nasa harap natin ito, Joel. Siguro, director yung ano ba, saan ba dapat nakalagay yung sticker niyan? Ito ba, ito yung nakikita natin parang ideal na helmet. Yes. Itong ganito ba? Tama po itong nakalagay dito. Ito po ay pumasa sa standard ng DTI. Asa pa yung sticker dyan? Ayun, dito po yung ano. Dito po yung ICC sticker. Dito po. May size din pala. Yes. XL size po ito. Malaking helmet ito. Malaki ulo. May size din yata yan eh. Pero malaki yung gumagamit ito. Malaking tao. May nahuli ka ba, director, na motorcycle rider na mas mahalaga sa kanya yung siko kaysa doon sa ulo dahil yung helmet nasa siko? Pero makinahuling ganun na...
Hindi wala, sinusot yung helmet. Wala pa naman. Wala pa naman so far. Wala pa naman. Pero bawal yun eh. Bawal yun. Ilalagay mo na helmet yung siko mo. Importante yung siko sa kanya. Marami akong nakikita ng ganyan, lalo sa probinsya. Eh sabi nga po na ilang motorista, hindi lang naman yung ICC sticker ang batayan para masigurong hindi substandard ang kanilang helmet. Alam mo kaya masasabi nila sa pagpapatupad ng batas na ito? Pasado kaya sa kanila ito? Nako, live mula sa Barangay Piñanza, Quezon City. Tanungin nga natin si Alex Ricario, yung founder at advisor ng Road Raider Philippines Incorporated. Good morning! Alex. Good morning, Sir Alex. Good morning po, Maring Susan. Good morning. Baka si morning, Joel. Idol Joel. Thank you. Anong masasabi niyo doon sa pagpapatupad nitong National Helmet Law? Yan. Yung tungkol po sa pagpapatupad ng ICC helmet, bagamat yan eh, ang ibig sabihin po ng ICC, Import Commodity Certification, eh minsan po nakukompensate naman dyan yung pag yung kaligtasan ng mga rider. Una-una, yung pong mga lalagyan ng ICC sa karamihan ng mga rider na nausap ko, eh substandard po yung helmet pero may ICC. Ah, oh. Meron ganun? Meron po. Kung mapupunan nyo, meron po akong dala ditong helmet. Ah, sige nga, ano po yan, substandard yan? Ito po yung Aray helmet ko. Ah. Kung mapupunan nyo yung ay, Aray, mahal yan. ICC sticker niya, aba. Medyo iba kesa dito sa isang ipakikita ko sa inyo. So yung helmet mo? Ayan. Opo, ito po, talagang mas safe ito. Pero kung titignan nyo, pareho silang may ICC sticker. Yung ICC sticker ba niyan, Alex, ay hindi fake? Ah, hindi po. May papil. Ito pong hawak kong ito, yung nasa left po, may papel po ito. Yeah. Galing po mismo doon sa DTI. Okay. Ito po. Mm-mm. Ito pong isa, wala po. Pero may yung ICC sticker niya, eh... hindi fake kasi 'di ba hindi sa mga babalari niyo ng DTI minsan pong manghuli sila sa may Commonwealth LTO po mismo hinahanapan pa rin nila ng papel kasi marami nga pong naglabasa na sticker na katulad nito na nakalagay lang po ito doon sa mga electrical tape. Tatingin nga Alex, pakita mo nga ulit kung ano yung difference. Ano ba pagkakaiba? May pagkakaiba. Pakita nga, i-focus niyo yung camera. Close up nga natin. Malaki yung pagkakaiba ba? Meron po, malaki po. Pareho-pareho. Anong... Malaki yung pagkakaiba ng peke, ayun. Ano? Kung maisusun nyo lang po. Sana maisum natin para makita. Yung sa fake na lang. Yung sa fake total, meron tayong ano dito. Ito po. Wala, medyo... ICC. Meron din gano'n, ha? Ito pong ganitong helmet, ang tawag namin during ang time ni Asik Swansing, ang tawag po namin dito, pandakot ng utak. Pandakot ng? Pandakot ng utak. Para po discourage namin, ito po yung tabo. Tabo, oo. Opo. Ito po yung standard ng parang kalahati motorcycle full face helmet. Pag sinabi po kasing motorcycle full face helmet, hindi po ito yung modular, yung naaangat dito. Mm-hmm. Kasi yung iba po, kung mapupunan nyo yung mga rider na yun, inaangat nila tapos nagyoyosi. Oh. Habang tumatakbo. Mm-hmm. Iba naman nagse-cellphone. So yun ang ano mo, ang concern nyo? So mahigpit po ka talaga yung Maring Susan, yung panuntunan ng Road Raiders Philippines pagdating po sa safety. Mm-hmm. So sang-ayon kayo doon at sinusuportahan nyo, kaya nga lang medyo ang concern nyo, yung ganyan na meron palang mga substandard na helmet pero may ICC sticker. Opo, pero kung mapupunan nyo, meron po tayong galing Europe. Mm. Napakataas po ng standard nila, yung po yung mga ECE markings. Mm. Tapos po yung sa US naman, yung DOT. Mm. Ang Aray helmets po, ang mga nakalagay doon, SNELL. Mm. Pero dito po sa Pilipinas kasi wala po talagang... nag-check kung talagang nasa standard yung helmet natin. Wala pong katulad sa Singapore, sa Thailand, sa Malaysia na ito po tinetest talaga. Uh-oh. Ang Aray helmets po, tinetest nila ito. May bakal itong bilog na malaki sa loob. Okay. Mga 8 feet po ang taas nyan. Ibabagsak yan, may itlog sa loob. Mm. Yung pong itlog na yun, nire-represent nun yung utak ng tao. Lex, magkano yan? Magkano yung Aray mo? Ito pong rapid OR po. Nabili ko po ito ng 18,000. Mahal talaga yan. Ito po, mura na po ito. Mas mura po ito. Pinakamurang helmet. Pero Lex, tanong natin sandali. Tanongin natin si Yusek Maglaya. Yusek, pinatanggap pa yung ECE. Yan sabi ni Alex, pagka galing sa Europe yung ano mo, medyo mataas yung standard nila ron. At may ECE sticker yan. Is that considered under the law? Opo, yung ECE, DOT at SNELL po ay recognized po yan ng DTI dahil ang ating standard actually sa helmet ay harmonized. In fact, kanila po mas matindi pa nga ho ang kanilang standards na pinatutupad. Mm-hmm. So yung mga yan po ay recognized at accepted ho yan na ipasok sa ating bansa. Ano? Mm-hmm. Nabanggit ho ninyo yung tungkol sa mga helmets na may nakakabit na sticker. ICC sticker na hindi pang helmet. Hindi pang Nabanggit nga ni Alex na mukhang pang electric tape daw ho. No? Uh-huh. Meron ho kami talagang incidents na ganyan uh-huh. na ibang ICC sticker ang kinakabit. Binigay na ho natin sa LTO
yung mga serial numbers na dapat nakakabit lamang sa mga helmets dahil may specific serial numbers lamang na ICC stickers na makikita dapat sa helmet. So yun ho ang dapat na, yun ho ang batayan ngayon ng enforcers pagdating ho sa pagsita ng mga ICC stickers. Opa. Pero yung mga ICC helmets na merong ICC sticker na even without an ICC sticker tatanggapin ba ng ano yan ng implementing agency? Hindi. Opo, kasama po yan sa briefing namin sa kanila na meron hong mga international marks na dapat po kanila hong i-recognize. I-recognize, all right. Alam niyo ba, Director, ngayon, ang tsura nung, sabi ni Alex kanina yung isang mukhang hindi naman helmet talaga na standard, may ICC sticker. Alam niyo ba ang pagtugon kung ano yung legit at ano yung peke? Ayun, may binabanggit si Yusek, merong parang serial number. Serial number. Yes. Magandang umaga po, ma'am. Ma'am Yusek. Hi, good morning. Morning, Director. Ko, madi-determine natin yung... Kayang i-determine ang mga, ano nyo, mga law enforcers ninyo. Yes, tama po yung sinasabi ni Ma'am Yusek. Pag galing po sa DTI, madali makita yung serial number nung ano, compared doon sa medyo pinike na sticker. Baka siguro kasi pag nakita nila, medyo, siyempre yung mga gano, alam mo nang mahuhuli ka, iiwasan mo kung saan may mga mag-i-inspection, diba? Saka alam mo, ang noticeable dito, mas mahal yung ano, yung pina, yung fine, 1,500 kesa doon sa halaga nung helmet na sana'y bumili ka na lang kesa na mahuhuli ka, diba? Tama. So, Yusek, paano? Halimbawa, sabi ho, marami pa rohong hindi nakapagpalagay ng sticker. Maraming dahilan eh. Wala na nag-holiday. Yan. Ano ang mabibigay niyo ano sa kanila? Advice? Bumili na silang bago. Well, palagay ko po, nagbigay na kami ng sapat na panahon para sa kanilang pagpa-inspeksyon ng helmet. Mm-hmm. Unfortunately, hindi na ho talaga tayo nagbigay ng extension pa. At ang aming payo, para sa kanilang kaligtasan at para hindi rin sila mamultahan I guess they have to really replace their helmet. Alam nyo, kahapon lang meron kaming nabalitaan na meron daw nagbebenta ng sticker na 150, 200 pesos para ikabit. Huwag na ho sana nila ito patulan dahil mas malaki hong multa ito kapag sila ay nakitaan na meron hong hindi tama or na ICC sticker nakakabit sa kanilang mga helmet. Alam po ng LTO kung ano ang dapat hanapin na klaseng sticker at wag na silang magbaka sakali. Unang-una, hindi naman lang po enforcement at pinag-uusapan dito kundi yung safety po nila. Tama po yan. Si balikan natin Joel si Alex. Alex. Yes. So paano sa tingin mo mapapag-ibawit matiyak na yung pagpapatupad nitong batas na ito ay talagang striktong maipapatupad ng maayos? Actually po, talagang mahihirapan tayo sa pagpapatupad na yan. Dahil? Alam niyo po, 3.2 million po yung helmets na dapat nalagyan ng ICC sticker. Sa ngayon po kasi 1.5 million pa lang. So meron pa pong natitirang 1.2 million. And besides, meron pa pong yung mga back ride po namin. Di po ba nagagumagamit din ng helmet? So, karagdagan pa rin po yun. So, ibig sabihin talaga po, hindi talaga matatapos yung stickering na yan kung ang Pilipino, kung kailan late, saka lang magpapalagay ng sticker. Mauhuli sila. So, meron ka bang suggestion para doon sa sinasabi mo nga na talagang make sure na lahat yan magkakaroon ng ICC sticker? Anong suggestion mo? Bilang kayo meron kayong samahan naman. Siguro po ganito, pagka siguro nagkaroon ng DTI ng ganitong sticker markings, dapat sumunod tayo sa tamang oras. Huwag na po natin hintayin kung kailan yung late na at saka tayo gigilos. Yung pong ugaling Pilipino natin ngayon, pwedeng tanggalin na siguro natin sa ngayon. Yung ano pa mayan. Ngayon po kasi, imbis na mahuli ka, bumili ka na lang ng bagong helmet. Yung pong sinasabing 800, yan lang din po yung sa tabi-tabi na bibili. Ay, nako. Meron po tayo talagang standard, pumasok siya, although itong helmet na to, ayoko nang banggitin yung pangalan niya. Pumasok na rin po siya sa MotoGP, ibig sabihin, mataas ang standard. 2.5 po yung pinakamura nila. Pero ito na po yung mura, nagre-range siya ng 2.5 to 4.5. Nas magiging safe ka naman. Pero hindi po kinocompensate yung safety ng rider. So yung 800 na binabanggit mo, medyo... marami po yan, hindi ko nababanggitin. Somewhere in Manila. Somewhere in Manila. Na medyo makakompromise din yung pati safety. Pati po yung mga riding gear na bibili doon, pero talaga, parang alam ko yung binabanggit mo kung saan sa Manila yan, ate. Parang nakikita ko rin yan.
Kaya lang, problema, pumasa daw sa standard eh. No? Sa totoo lang po, aming mga rider, willing po sana kaming tumulong tungkol doon sa ICC markings. Kasi mas kilala po namin yung mga tamang helmet na dapat gagamitin. Ito po, explain ko, ito po, di ba yung outer shell? Dapat po, maayos ito. Tapos meron po siyang polystyrene sa loob, yung tinatawag na foam. Meron po yon. Tapos yung outside niya, meron pa rin isa dito, parang linen. Tapos dapat yung helmet eh, hindi plastic yung kanyang strap. Kasi kung minsan nakasuot nga yung helmet, hindi naman naka-strap. So dapat po tama rin yung pagsuot. Pero yan yung ano, yan yung talagang yung, at least opo, yung safety opo. Mo. Opo. Kahit ano tawag ko, sumemplang-semplang ka. Opo, sabi ko nga po, pag ang presyo ng utak mo sa ngayon, 800 pesos, doon ka nalang bumili sa tabi-tabi. Pero ang mahal mo ulo mo, yung sinasabi ni Asi kanina, yung 46,000, yung po yung mataas na standard ng helmet. Sabi ko nga, mataas nga ang presyo, pero yun po yung Nolan. Napupunan nyo, meron pa nga pong rearview mirror yun. Opo, natatanaw yung likod. Alam mo yun, Joey, may helmet ka ba? Wala eh. May ano nga? Gusto ko, naghanap ka ako ng helmet na pagka sinuot mo, paglabas mo, gwapo ka na. Pero magalap. Baka iba din ang presyo na, Joey. Teka, maraming salamat, Alex, ha? Opo. Thank you, Alex, ha? Siya po yung founder at advisor ng Road Raider Philippines Incorporated. Siguro, kuha na natin uli ng pahayag si na Director. Unahin natin si Yusek, ano siguro? Si Yusek Maglaya. Yusek? Message ninyo. Opo, maraming salamat sa inyong programa. Pinaparating lang po natin ang kahalagahan po ng pagsusuot o paggamit ng helmet na sumasang-ayon sa standard. So, wag ho natin na ikompromiso ang ating protection or safety sa ating pagsakay sa motorsiklo. At kung may kadanungan pa sila at karagdagan na impormasyon na maaring nanais nila iparating sa DTI, pagdating sa mga ICC stickers or kaduda-dudang helmets na binibenta sa ngayon, tumawag lang po sa 751-3330 or pwede ko kayong mag-text 0917-834-3330. Alright, thank you very much. Good morning, ma'am. Good morning po. Thank you very much. Good morning. Director, kayo po. Briefly, your message. Tama po yung sinabi ni Ma'am Yusek Maglaya. Magandang batas po itong 10054 National Helmet Law. Tayo po ay nakikiusap o maapila sa ating mga kababayan, hindi lang po dito sa Metro Manila kundi buong Pilipinas po, yung tamang paggamit ng helmet. Ito pinag-usapan natin dito yung kaligtasan ng ating mga kababayan. So sana po yung ating mga kababayan ay sumunod po na gumamit ng helmet ayon sa itinakda ng Department of Trade and Industry. At saka ito po ay itong LTO DOTC po, law enforcement, ay mandato ito ng ating DOTC Secretary Honorable Joseph Emilio Abaya at saka si Ma'am Virginia Pitores na ipatupad po itong National Helmet Law buong Pilipinas po. Maraming salamat sa programa nyo at kami sa LTO, DOTC Law Enforcement po, ay gagampanan namin ang aming tungkulin to implement the National Helmet Law po. So, naman po. Para po sa kaligtasan ng mga nagmumotorsiklo. Maraming salamat po, Director Lamping.